buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we clap our hands to Jesus? Amen. Glory, glory. Sabi po ng Bible in Mark chapter 16, verse 16, to those who believe and be baptized shall be saved, but those who don't believe shall be damned, shall be punished. Okay. At sinasabi rin po ng Panginoong Jesucristo in John chapter 3, verse 36, ng mga maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan, pero ang mga hindi po maniniwala ay mananatili sa kanila ang poot ng Diyos. So meaning, there's punishment to those who reject the Savior. That's what we believe. Because we believe that salvation is by grace through faith. Meron pong pananampalataya sa ating pong biyayang pinapaniwalaan. At yung pananampalataya, ayun po yung response natin sa ating pong narinig na mensahe po ng biyaya. Okay? Although faith also comes from God, but faith comes from hearing and hearing the word of Christ. When we hear the message about Christ and believe, meaning we receive it in our heart, then it creates faith. And that faith is powerful. Glory to the name of Jesus. So yun pong pinapaniwalaan natin. At higit sa lahat, malinaw dapat sa atin na mga nasa biyaya sa grupong ito ay naniniwala ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? So, the written word, the Bible, is the word of God. 2 Timothy chapter 3, verse 16, every scripture is God-breathed, given by His inspiration. So that's what we believe. We cannot know, meron kasing tinatawag na written word and the living word. The written word is the Bible, and the living word is no other than our Lord Jesus Christ. The written word is the word of God, and the living word is Jesus Christ. He was the word in the beginning, and He was with God in the beginning, and He was God. Okay. Ngayon, hindi natin makikilala yung living word without the written word. Kaya, ang written word, which is the Bible, the word written in the scripture, they are alive, they have life, they are God-breathed. Na kung paano po tayong humihinga na yung hininga natin ay galing sa Diyos, kung paano po tayo naging buhay na kaluluwa ng hiningaan ng Diyos, ang unang Adan, nung kanya pong minold mula po sa alabok, at nagkaroon ng buhay, nung hiningaan ng Diyos, ganun din po ang kanyang salita. There's life in it. Kaya po, ang sabi po rito sa Hebrew chapter 4, verse 12, the Word of God is living and active and full of power. Praise God. Kaya ang salita ng Panginoon na nababasa po natin dyan, kapag tayo ating pong binibigkas, kaya nga po, napakahalaga yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na kapag tayo po yung nagbabasa, ay naririnig ng ating tenga. Because when we speak God's word written in the scripture, they are alive, living, active, full of power, making it operative, energizing, and effective. Glory to God. So yun po ang sinasabi po ng Amplified Version. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. So ganyan po katindi ang salita ng Diyos. It penetrates even into the dividing point of the soul and the spirit. Kaya ang salita ng Panginoon minsan tumatagos sa puso. Kaya ang sabi natin kapag nakikinig po tayo, grabe, tagos sa puso. Ang ibig po sabihin nun ay nagpe-penetrate, nagiging buhay, aktibo, na kumikilos ang salita ng Diyos, nagbibigay ng enerhiya, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng buhay sa iyo kapag naririnig mo ang salita ng Panginoon. And that Word of God becomes alive every time you speak it up. Kaya nga po, napakahalaga yung pagpapahayag kung ano ang sinasabi po ng salita ng Panginoon.
Now, the scripture, the written word, testifies of Jesus. Kinote po ng ating Panginoong Jesucristo ang scripture na ito mga scripture. Pag sinabing scripture, these are the books, okay? Na sinulat ng mga propeta ni Moses and even the Psalms. Ang sabi po rito sa Luke chapter 24 verse 44, He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything which has been written about me in the law of Moses and the writings of the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then, He opened their minds to help them understand the scripture. Alam po ninyo, kinote ni Lord yung mga scripture. At binuksan ng Diyos ang isipan ng mga alagad upang maintindihan nila ang scripture. You have to pray that the Lord will open your mind and your heart that you might understand the scripture. And you know what? When you understand the scripture, you can see the living word, Jesus. At kapag nakita mo the living word in the scripture, you will have an encounter with Him, your life will never be the same again. You can see the amazing love, amazing grace, amazing greatness, amazing power, amazing glory of the Father, the God who created the heavens and the earth, and even the amazing plan of God, even from the very beginning. Hallelujah. Are you amazed with God? You cannot be amazed with God without seeing Him in the scripture. Kaya napakahalaga po na kayo po magkaroon ng Bible. The Bible. Madali na lamang po ngayon. You can buy a cell phone and the cell phone, you can put a Bible in it. Okay, just read it. With the leading of the Holy Spirit, with the desire that the Holy Spirit will give you understanding and wisdom to understand it. At sa lalong-lalo na sa pakikinig po sa mga preacher na binubuksan ang Panginoong Jesucristo, inilalabas ang Panginoong Jesucristo in the scripture. At yan po ang sinasabi niya rito. And even the Pharisee actually, no? The Pharisees, they believe that there is eternal life in the scripture. Okay? You cannot find eternal life anywhere else. You can only find eternal life in the scripture. And in the scripture, itinuturo niya ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo, the living word, is the eternal life. Hallelujah. Now, sabi rito, John 5:39, you search. It is Jesus speaking here. You search and keep on searching and examining the scriptures because you think that in them, in the scripture, you have eternal life. And yet, it is those very scriptures that testify about me. So the scripture, the living word, or the written word, the Bible, testifies of Jesus. Kaya nga po, when you open your Bible, you must see Jesus. When a pastor speaks and open the Bible, he must preach Jesus. He must show Jesus to the listeners. Ito po yung pinakamahalaga. At kapag ang tao'y nakita niya si Jesus, nakita niya ang buhay. Kapag ang tao'y nakita niya si Jesus, nakita niya ang liwanag. Sapagkat ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, I am the light. Kapag nakita ng tao si Jesus, nakita nila na ang daan, ang pintuan. Jesus says, I am the door. Si Jesus ang pintuan ng kasaganaan ng buhay mo. Si Jesus ang pintuan ng kagalingan ng buhay mo. Si Jesus ang pintuan ng buhay na walang hanggan sa buhay mo. Si Jesus ang pintuan ng pag-asa ng buhay mo at ng kapayapaan ng buhay mo. Si Jesus ang pintuan na magbibigay sa iyo ng open doors for greatness, open doors for success, open doors for anything that you want to para makita mo kung ano yung magandang plano sa iyo ng Diyos.
Kaya kapag hindi mo nakita yung pintong yon, nawawala ka, kapatid. Okay? So you must see Jesus in the scripture, and a pastor must reveal Jesus from the scripture. Praise God. Hallelujah. They testify about me. Totoo, ang buhay na walang hanggan, it's in the scripture, but the scripture shows you that this life everlasting na hinahanap ng tao ay na kay Kristo. Sapagkat ang scripture, the written word, it speaks of Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Glory to the name of Jesus. Now, the revelation of a Savior. Let's now go deep in understanding the revelation of a Savior from the very beginning. Ating pong napag-aralan na nilikha ng Diyos ang mundo perfecto. Good and very good. Nothing bad that was created. And there's no sin in it. At sa ating pong pag-aaral, pumasok ang kasalanan. At yan po ang itinuro ni Pablo in Romans chapter 5, verse 12, says here, therefore, just as sin came into the world, so sin came into the world, dun sa nilikha ng Diyos na mundo, na perpekto, pumasok ang kasalanan, through one man. Who's that one man? Adam. So ang pinasukan ng kasalanan ay si Adam. And death through sin. Dahil po sa kasalanan na yon, dumating din ang kamatayan. Pag sinabing kamatayan, ito po yung kagulumihanan. Hindi lamang po yung patay na you stop breathing, but your relationship with God, a man's relationship with God, was cut. Napalayo ang tao sa Diyos. Kaya nga po, ang tao na walang relasyon sa Diyos ay nabubuhay sa kamatayan. They are dead, considered dead. They are living in darkness. Yun po yung death. At ang sinasabi rito, so death is spread to all people. Kasama po tayo dun dati. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, from that world of darkness, from that kingdom of darkness, we are transferred from that place of darkness into the kingdom of light where our Lord Jesus Christ is the King. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. And sabi rito, no one being able to stop it or escape its power, that death, because they all sin. So this is the problem of man. At tingnan po natin kung paano po ito nangyari na nung pumasok ang kasalanan at sinita ni God, yung tatlo. Sino yung tatlo? The serpent, the woman, and the man. Okay. Sila pa lang yung mga persona ng tao. Actually, bakit nga ba itong ahas na to? Ano ba itong ahas na to? Nagsalita, nakipag-usap si Eva dun sa ahas eh. So meron pong naniniwala na pwedeng ito yung nagsasalita noon, pero nung naisumpa, hindi na makapagsalita. I don't know, no? Tapos, ang sumpa dun sa ahas, gagapang na siya at gagamitin yung kanyang dibdib. So, ibig sabihin, maari na nung una, hindi ganun ang paglakad niya. Pero, nung naisumpa, eto na siya. Hindi ko alam kung paano siya lumakad noon. Baka nakatayo. Taas na, tangkad. Okay. The first announcement of the gospel. So, ibig sabihin, kapag ating pong tutuklasin ng Bible, there was an announcement of the gospel even from the very beginning. The first prophecy of the Messiah who through his death on the cross and resurrection would ultimately defeat Satan, the power behind the serpent. So dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, sinabi po ni Lord dun sa ahas, pagkatapos siyang sinabi na kakain ka ng alikabok at ikaw ay lalakad gamit ang iyong dibdib buong buhay mo. So yun po yung parusa sa kaniya. Okay? Sinisikap ka ng ahas ang tumayo eh, minsan, di ba? Para tingnan na ganon, tumingin. Kaya lang pag lumakad siya, dahil siya'y sinumpa, ayun, gagamitin uli ang dibdib. So ito pong sabi po ni Lord, I will put enmity
open hostility between you and the woman and between your seed, that's the offspring of the serpent, and her seed. Tingnan nyo yung seed doon is capital S. Okay, pag sinabing capital, mahalaga po yun. It speak of person. Jesus, he shall fatally bruise your head and you shall only bruise his heel. The word bruise is crush. Okay? Dudurugin yung ulo. So dito, titingnan po natin isa-isa yung sinabi ni Lord yan na I will put enmity between you and the woman. Enmity between you and the woman, ibig sabihin, the devil hates men and women, but he has a special hatred for women. Si Satanas daw ay galit siya sa atin lahat. Pero meron siyang special na galit sa mga babae. Kasi nakipag-usap siya noon eh. Nagkaroon sila ng pag-uusap. Sweet sila noon eh. Tapos naging magkaaway na sila. If he can, he will put in the place lost that subjugate woman. So, gagawin niya talaga na magkaroon ng batas sa buhay ng babae. So, gusto ni Satanas talaga na parusahan ang babae. He will oppress women emotionally and mentally with illness like depression. Kaya makita niyo, marami mga babae, sila yung laging tinatamaan ng matinding depression. Meron ding mga lalaki, kaya lang hindi ganun katindi ang mga depression ng lalaki, no? Tsaka yung mga emotional problem, ang babae, tinatamaan ng matindi. Okay? So, bakit galit si serpent? Okay? Doon sa babae. He hates woman because it's from a woman that the Savior would come and conquer him. Kaya pala galit sa'yo at galit ang ahas. Actually, the person behind the ahas is Satan. The power behind the serpent is Satan. At kung bakit galit siya sa babae is because he knows na manggagaling dun sa babae ang tagapagligtas. Ayan o, na siyang dudurog sa kaniya. Kasi narinig niya kay Lord eh, mula sa kanyang binhe ay merong dudurog sa iyo. Yan. In this passage, actually, enmity between you and the woman, the Lord is saying to Satan, parang sinasabi, actually, naiintindihan niya ni Satanas eh. Ito sinasabi ni Lord kay Satanas, you use the woman to bring down the human race? And I will use the woman as an instrument to bring the Redeemer into the world who will save the human race. Kaya nga po nung dinurog yung ulo niya, ibig sabihin, yun po yung pagkatalo niya. Pero nung kinagat naman yung heel, okay, ng seed, yun naman po yung sacrifice na ginawa ni Kristo dun sa cross. So, natalo po ng lubusan ang kaaway. Kita nyo rito ha, between your seed, the seed of the serpent, that is the mankind which follows Satan. Meron pala yun. You have to know yourself, sapagkat meron pong binhi na sumusunod kay Satanas. Between your seed, sabi ni Lord. So ibig sabihin, there is a seed of the devil. And there is a seed of the woman. Okay. Her seed, the seed of the woman is our Lord Jesus Christ. Her seed. Women don't have seed. Ang may seed lamang po ay ang lalaki. Tama? Kaya nung sinabi niya kay Satanas, your seed, meaning, yung pong buhay na manggagaling sa kaniya, na nandoon sa tao, ay dudurugin nung seed na nasa babae. Pero alam natin na walang seed sa babae. Seed is in the bosom of a man. Ang seed po ay tinatanggap lamang po ng babae. At lumalaki po yung seed na yon, yung buhay na yon, dun sa sinapupunan ng babae. So ibig sabihin, matalinghaga yung sinasabi ni Lord na seed. Ay sabi rito, so this is, na? It is the man that has seed, not the woman.
So this is the very first prophecy in the Bible where God prophesied the virgin birth. Nung sinabi ito ni Lord, naintindihan ni Satanas na magkakaroon ng binhi na may ipapanganak mula sa babae. Pero yung binhing yun, hindi nanggaling sa babae sapagkat ang binhi ay manggagaling sa lalaki. Praise God. Matalinghaga. At yan po ay prinabisay ni Isaiah in chapter 7 verse 14. Nangyari po in Matthew chapter 1 verse 23 at naganap doon sa Luke 1:31. Now, he shall fatally bruise your head. So the victory that Jesus won at the cross now. So yung pong seed na sinasabi po doon sa buhay ng babae ay sa sinapupunan ng babae ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na darating na tagapagligtas. So the victory that Jesus won at the cross, ito pong part na to, he shall fatally bruise your head or crush your head. Ito na po, Colossians chapter 2 verse 14. Nangyari na. He cancelled, speaking to Jesus, the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. I like that. Ano raw? Basahin niyo maigi ha. Ang sarap pong magbasa ng Biblia kapag iniintindi po natin, napakayaman po ang salita ng Diyos na kapag iniintindi mo ito at binawa mong buhay sa puso mo, you're gonna praise and worship the Lord when you understand. Ano daw ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na siyang tagumpay natin? He canceled. What did He cancel? The record of the charges against us. Yung pong mga naka-record laban sa atin. Oh, nakagawa ka ng kasalanan. Oh, mali ka dito. Oh, eto nagawa mo. So lahat ng record, kinansel na ni Lord. Amen. Because there are record against us. So lahat ng mga record na yon, hindi na pwedeng gamitin ni Satanas. Hindi na pwedeng gamitin ng kaawa. Hindi na pwedeng gamitin ng Diablo. Bakit? He canceled those record. Kaya malaya ka na, praise the Lord. Nung kinansel ni Lord yung record na yon, wala nang po pwedeng iakusa sa'yo at wala na rin pwedeng tanggapin ng Diyos na akusasyon ng Diablo laban sa'yo sapagkat kinansela na lahat ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. So we are now free and don't be condemned anymore. Because once you are in Christ, once the Lord has already your Lord and Savior, Jesus Christ, all the record of wrongs, all the records against us has already been cancelled at the cross of Calvary. At ang sabi po rito, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. So ibig sabihin, yung record of wrongs, the laws, those and don'ts of religious groups, yun po ang ginagamit ng kaaway upang tayo akusahan at yun po yung ginagamit ng mga spiritual authorities upang tayo akusahan, pero wala nang pang-akusa ngayon sa atin na nakay Kristo sapagkat ang lahat ng mga records na yon ay kinansila na ng Panginoon at ipinako na niya doon sa cross ng Kalbaryo. Glory! Sabi nito, He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Pinahiya ng Panginoong Hesukristo. So yung tagumpay ng Panginoong Hesukristo sa cross ay tagumpay mo. At ang pagkatalo ng Diablo ay tagumpay mo. Hallelujah. Ang pagbubunyi natin, glory to God, ay kalungkutan ng buhay ng Diablo. Kaya nga po ang buhay niya talagang madilim, walang ngiti sa labi, wala siyang kinabukasan sapagkat sa italunan. Pero ang mga anak ng Diyos na nagtagumpay kasama ni Kristo, laging nakangiti at laging sumagbubunyi, laging sumisigaw, I am victorious and I am glorious. I have a very good future because I am in the winning side. My Lord, my Savior, get the victory at the cross of Calvary. Hallelujah. Praise God. Amen. Aren't you glad for this? Yes. At nung sinabi ng Panginoong Jesus yan in the book of Genesis, alam na ng Diablo na wala na siya pang kalaban-laban pa. Praise the Lord.
and you shall only bruise his heel, that is the suffering of Jesus Christ at the cross. Pero nung siya po'y nabuhay na maguli, glory to God, tagumpay. Amen? Kaya nga po yung the word na tetelestai, dun sa cross ng Panginoong Jesucristo ay isang sigaw ng finish! Bayad na! Ganap na! Hallelujah! Bayad na ang kasalanan mo. Bayad na ang utang mo. Magbunyi ka. Amen! Praise the Lord! Actually, ang salitang tetelestai ay itinatatak po dun sa record ng isang bilanggo na kapag po siya'y naggagawa ng pagkakasala at siya po'y nakulong, pagkatapos po niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang mga kasalanan, paglabas po niyang ganon, pag nakita po na ganap na, nabayaran na ng buo ang kasalanan ng kanyang nagawa, tatatakan ngayon ng gwardiya yung kanyang papel. Tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Amen. Kaya nung sumigaw ang Panginoon si Kristo dun sa cross, tetelestai! It is finished! Ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo, paid in full. Hallelujah! Praise God! In other words for tetelestai, na ginagamit ay ginagamit ng mga general na nakikipaglaban po sa mga kaaway. Pagbalik po nila na tagumpay, daladala po nila yung kanilang mga bihag. Sa harapan po ng emperor, sila po'y bababa sa kanilang kabayo at pagkatapos, ipepresent po nila yung kanila pong mga nabihag at sila po ay sisigaw ng tetelestai. Ibig sabihin po, we are victorious! Nagtagumpay kami! So, nung sumigaw ang Panginoong Jesucristo sa cross ng tetelestai, isinisigaw niya, tagumpay! Bayad na ang kanilang mga kasalanan. Bukas na ang pintuan ng langit sa lahat ng sangkatauhan. Durog na ang ulo ng kaaway. Amen. So ibig sabihin, ang sigaw ng Panginoong Jesucristo na tetelestai ay tagumpay niya. At ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo ay tagumpay mo. Kaya nga po, ang buong buhay natin ay punong-puno ng kagalakan sapagkat ang buhay natin ay puno ng tagumpay. Mula nung si Kristo'y nagtagumpay, araw-araw sa buhay natin ay puno ng tagumpay. Kaya huwag kang mabuhay na para bang ikaw ay talunan. Mabuhay ka na nakangiti. Maglakad ka na parang ikaw ay tagumpay palagi sapagkat yan ang buhay mo, ang buhay ng Panginoong Jesucristo, ang ginawa niya ay siyang tagumpay ng buhay mo. Could you imagine? Nung nagkasala sila, Eva at Adan, meron agad plano ang Diyos. At yung pong mga dahilan ng pagkakasala ay pinahayag ng Diyos kaagad-agad ang pagkatalo niya. At mula noon, ang Diablo alam niya, talanan na siya. Amen? Kaya huwag na kayong matakot sa kaaway. Huwag na kayong magtakot sa anumang plano niya sapagkat ang Diablo nagpaplano para sa kanyang kahihiyan. Di mo na magpaplano siya laban sa'yo. Nagpaplano siya ng kahihiyan ng kanyang buhay sapagkat walang plano ang kaaway laban sa atin na magtatagumpay. Ang tiyak lang na magaganap at mangyayari ay ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! It is the plan of God. Kaya nga po, pagbabasahin po natin ang scripture, lahat po ng ginawa niya, lahat ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya plinano yun para sa kanyang sarili, hindi po niya plinano yun para sa kanyang anak lamang, kundi plinano niya yun para sa iyo na minsan ay napalayo upang muling mapalapit at makaulayaw kanya at makapelship kanya sapagkat yan ang dahilan kung bakit nilikha kanya. Hallelujah! Glory! Praise the name of Jesus. Now, are you ready for this? In Genesis chapter 1 verse 14, we can see the hidden revelation of the gospel through the stars. Sabi ni Lord nung nilikha po niya ang mga bituin sa langit, ibig sabihin, alam na niya. Nung likhain niya ang mundo, katulad ng sinabi ko po ng nakaraan, God knows everything. He knows what will happen. Kaya nga po, kapag kahitin pa ulit-ulit kong sinasabi, biri mo, He knows who you are and yet He loves you. He knows that you have a lot of mistakes na magagawa mo, but He loves you.
Iba ang Diyos. Di more na alam na alam ka. Di more na kilalang kilala ka. Di more na mahal ka niya. Sapagkat ang pagmamahal niya ay hindi nanggaling doon sa kung ano ang ginagawa mo. Ang pagmamahal niya ay nanggaling mula sa puso niya. Walang kondisyon. He loves you so much. Hallelujah. What an amazing God we have. Amen? He knows. Kaya alam nyo, nung nilikha po niya ang mundo, meron na po siyang inilatag na solusyon. And why I am studying this, I am so amazed with this greatness of God. Listen carefully. Anong sabi ni Lord? God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens," speaking to the stars. It's no longer Jesus here. Because sabi niya, lights. Ibig sabihin, many in the firmament. Hindi niya sinabi na, let there be light. Single. Dito po ay plural. Lights. Of the heavens to divide the day from the night. At ang sabi niya rito, and let them be for signs. So those stars are signs and seasons and for days and years. Kaya po nakocompute po sa pamamagitan po ng mga stars na yan ng days and years. Hindi kayo nagtaka? Bakit paano nakocompute ang days and years and seasons? So ito po yung nakocompute po ng mga astronomers. Pero dito po ay yung pong mga pinahayagan ng Panginoon sa simula't simula pa. Signs in the heavens for the fulfillment of this prophecy. Nung inilatag po ng Diyos ang mga stars in the sky, there's message. Sabi po dito, Job 38 verse 31. Sabi ni Job, "Can you bind the cluster of the Pleiades?" Okay. Yung Pleiades po yan, that is the groups of stars. Okay? "Or loose the belt of Orion? Can you bring out the Maseroth in its season?" Have you heard that word before? Maseroth. "In its season? Or can you guide the great bear with its cubs?" Now, yung pong nakahilat na Maseroth, yun po yung bibigyan natin ngayon ng linaw. And I do believe that we will be amazed with this truth. Okay. The word Maseroth, this is the Hebrew word for zodiac. Pag sinabing Maseroth, this is zodiac. Okay? So makita nyo yung zodiac sign. Okay. Zodiac sign. And the zodiac means steps or the way. Yan. Ang ibig sabihin ng zodiac ay yung pong daan. Ang unang mga Kristiyano in the book of Acts, Christianity was called the way. Ano? And Jesus Christ says, "I am the way." So zodiac means sign, the way. And Christ himself says, "I am the way." So, saan po yung Maseroth na ito? It's in the sky. Sabi rito, "Can you bring out Maseroth in its season?" The signs. And he's speaking on the stars and the skies. Hallelujah. Glory to God. So nung inilatag ng Diyos ang mga stars na yan, ibig sabihin, they have groups. At sa bawat paglabas nila, ay merong mensaheng ipinapahayag sa mga tao na tanging ang mga marurunong ang siyang makakaintindi kung ano ibig sabihin nun. Sabi mo ng Bible, the great plan of redemption was told through the stars long before written records were in place. Wala pa pong isinusulat ni Moses na mga libro, the scripture, meron na pong mensahe ang Diyos tungkol sa kaligtasan at redemption sa pamamagitan ng mga stars. It is defined with stars or decans. Ang tawag po doon mga stars ay yung mga grupo-grupo po ay decans and the names of individual stars. Kaya pala, lahat ng stars ay merong pangalan. God gave name to all
the stars. As sabi po ng Psalms 147 verse 4, He appoints the number of the stars. So God knows the number of the stars, but we don't know. Hindi natin kayang bilangin bilang tao, pero ang Diyos na siyang gumawa, He knows the numbers of the stars. Wow! Parang ganito, hindi mo kayang bilangin ng kung ilan ang buhok mo, pero alam ng Diyos ang numero ng buhok mo. So ibig sabihin, yung bagay na hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen? So hindi kayang bilangin ng tao ang stars, pero alam ng Diyos ang bilang ng stars. And, sabi rito, those many stars in the skies, He gives name to all of them. Amazing. Now, bakit kaya may pangalan ang mga stars na to in heaven? Are you ready to study? Now, there are a lot of signs sa mga stars na yan. Yung Maserot. Yung Maserot na yan. The verse, in Isaiah 7:14, sabi rito, the Lord Himself will give you a sign. So merong sign na makikita. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Could you imagine doon? There is a sign. Ano daw yung sign? There will be a virgin. Sabihin nga natin, virgin. Wow, praise the Lord. Virgin, never been touched. Never been kissed. Virgo, virgin means Virgo. Virgo is the first sign of the Maserot. So, Virgo means virgin, which depicts Jesus who was born of a virgin. So, ang isang sign ay lalabas po yung virgin. So, in the stars, nakita po yung mga astrologers yung Virgo. Yan. The Virgo. Praise the Lord. Now, Virgo represents the woman with the seed. Jesus' sacrifice can pay for the forgiveness of our sins because He had sinless blood. Science has discovered that the baby's blood comes from the Father because Jesus was born of a virgin. Pag sinabing born of a virgin, there's no seed coming out from a man. Ang tanong, saan galing yung kanyang seed? Yun po yung propesya kanina doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Her seed, na wala namang pong seed galing sa babae, ibig sabihin, may pinanggalingan. So the seed na yon, yun po yung blood din. Kung saan po nanggaling yung seed, nandoon din po yung blood. Kaya nga po, because Jesus was born of a virgin, His blood came directly from His heavenly Father. Kaya sinabi po ng Bible in the book of Acts, you are redeemed and purchased by the blood of God. So yung dugo po na pinangtubos sa atin, pinambayad sa atin upang tayo makapalumbalik sa Diyos ay dugo ng Diyos. The most precious blood. Kaya pala, yung blood ni Jesus na naibuhos sa krus ng Kalbaryo ay precious blood. There is no such blood in this world. That is the currency of heaven to pay you back, to redeem you. The blood of Christ that was shed at the cross of Calvary. At kung bakit naging precious yon, hindi siya kontaminado ng dugo na galing kay Adan ng kasalanan, sapagkat ito ay dugo ng Diyos. So hindi kayang pantayan ng anumang pong mamahaling ginto, mamahaling bato, diamante dito sa lupa. The blood of Christ is so precious at yun ang pinambili sa'yo. Ibig sabihin, ganun ka kamahal. You are so precious. You are more precious than stone. You are more precious than gold. You are more precious than silver. You are more precious than diamond. You are valuable. At dahil ikaw ay valuable, ang pinambili sa'yo ng Diyos ay mahalaga din naman na hindi kayang hanapin dito sa mundong ito. Hallelujah!
So ibig sabihin, kung ganyan kakamahal, kapatid, pahalagahan mo ang sarili mo. You have to see yourself as mamahalin sa lahat ng bagay. Mamahalin kaysa anumang bagay sa mundong ito. Don't degrade yourself. Amen? Now, let's go back here at the Virgo. The three decans of Virgo na nakita po sa heaven ay ito. Yung pong mga groups of stars. May mga pangalan po kasi ang mga stars. Ang one group is the coma. Coma represents the woman with her son, the desired son. And the other groups is Centaurus, represents the dual natured centaur, half god, half man, the despised sin offering. So even pala dun sa heavens, no? And the stars, nagpapakita na the God-man of Jesus Christ. The nature of Christ being man and the nature of Christ being God. Nakita na po yan in the heavens. And Bootes represents the shepherd guarding the coming shepherd. Psalms 23. So nung nakita po nila yung Virgo, this is the signs, the Virgo. Ayan. Kaya pala, zodiac sign. Pero dito po sa binabanggit ko ay, ipinapakita po natin si Jesus dito sa mga signs na to. Sapagkat lahat ng bagay na naririnig natin ay meron pong pinagmulan yung mga salitang yan na minsan ginagamit ng kaaway para i-divert po yung isip at puso natin sa talino at dunong ng tao. Pero ang katotohanan, inireveal na ni Lord yan sa simula't simula pa para makita natin si Jesus. Amen? So the first sign of the Maserot is Virgo and the stars. So ibig sabihin, wala pang scripture, meron ng mensahe na darating ang tagapagligtas, ipapanganak ng isang birhen. At nakita ito sa grupo ng mga stars na ito. Hallelujah. Praise God. Palapangan natin ang Panginoon. Now, Libra. Ang Libra represents the required price. Pag sinabing Libra, ito po yung timbangan, right? Di ba yung sign ng Libra, timbangan? Okay. Timbangan. Libra represents scales and the sufficient price. The blood of Messiah, the price which covers. So, Libra is a pair of scale. Dalawang scale po yan na magkabilaan. That is Libra. At nung ikaw ay inilagay doon sa kabilang scale, ibig sabihin, napatunayan, ikaw ay makasalanan. Ay sabi rito, this is a picture of justice, equity, and righteousness. When God put man on the scales, man was completely sinful. So doon po sa Libra, doon po sa timbangan na yon, nung nilagay niya ang tao doon, dapat hindi dapat gagalaw yon. Kailang gumalaw. Nagpapakita ng tao ay makasalanan. At para maging matimbang at magkaroon ng timbang yung Libra na yon, kinakailangan merong may ilagay sa kabila upang nang sa ganun ay maging pantay sa mata ng Diyos. Okay. Right below the scale, there is a cluster of stars which forms a picture of a slain animal. That animal is a lamb which represents Jesus as the Lamb of God. Alam po ninyo, ito pong mga signs or the Maserot zodiac sign na kabuuan po ng mga stars in the sky. Pero sa atin ngayon, hindi na natin kailangan pa na tingnan ang bituin. Tumingin lang tayo sa cross at tumingin lang tayo sa scripture kung bakit nandyan ngayon ang scripture. Makikita na natin si Kristo na siyang ipinangako at solusyon ng Diyos upang ang tao na minsan ay napalayo ay muling manambalik at pagharian ng kanyang anak na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise God! What an amazing wisdom of the Lord! That when He created the world, He already prepared His Son, Jesus Christ. At lahat pala ng kanyang mga nalikha ay nagpapahayag ng kanyang mga plano mula sa simula hanggang sa wakas ng mundong ito.
At lahat ng iyon ay pumapatungkol sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga minsan ako'y naiyak, ano, kasi nung sinabi ni Lord dun sa cross, sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani. Alam niyo ba na, pagpansin ninyo, si Jesus ay tumawag sa kanyang ama ng Diyos ko, Diyos ko. He no longer called God Father. Samantalang ang tawag niya sa Diyos ay lagi Father. But at that moment in time, he calls God, my God, my God. Meaning, he was separated from his Father. That is the moment that Jesus was separated from his Father. Magkasama na sila sa simula pa. Sa pagplano, sa paglikha, hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesus sa lupa, magkasama sila. He always have close communication with his Father. Pero at that moment in time when he was at the cross, God turned away his face to his Son because of you and just for you. At doon, sumigaw ang Panginoong Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? You know, it is a word of separation. Why are you far from me? Ang Panginoong Jesus, he was separated from his Father at that moment. My God, why you have forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Ang sakit din nun sa puso ng tatay, ano? At ginawa yun ng Diyos para lang ikaw at ako ay may panumbalik sa kanya. At para mangyari itong signs na to sa libra na yung kasalanan mo ay mabayaran at maging matuwid ka sa mata ng Diyos. Praise the name of Jesus. So, the three decans of Libra is this. Yung crux, yung pong group of crux. The crux represents the mark of the cross, the death and finished work of Messiah. And then the other group of the star under this Libra is Lupus, the slain victim, the sacrifice of Messiah for sin. And then the other one is Corona, the crown bestowed on Messiah. Nailagay dun sa kanyang, di ba nilagyan siya ng corona ng tinik? Tinan nyo, kumpleto. Kaya wala may mga stars dun sa mga signs na yun. Sapagkat dun pa lang, may mensahe ng Diyos. Kaya nga po nung si Abraham ay tinawag ng Diyos, nilabas niya si Abraham sa kanyang tent. Sabi niya, tumingin ka sa taas. Look at the stars. Yung pala, merong gustong ipaabot si Lord sa mga stars. Basahin mo. Ibig sabihin, sa mga stars na yan, starting from the Virgo and next to the Libra, kahit ang tao ay nagkasala, muli magkakaroon ng tagapagligtas, ipapanganak ng isang Virgo, isang Virgin. At yung tagapagligtas na yon, ang siyang magtitimbang upang ikaw ay mapatunayang walang kasalanan. At mangyayari ito sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. So that's the meaning of those stars na nakalatag sa mga signs na yon. And praise God. Ano po sabi ng Bible? Abraham believed God. And it was accounted to him righteousness. So ibig sabihin, nung nangusap ang Diyos kay Abraham, kasi wala pa namang kasulatan nung sila nag-uusap. Wala pa namang Book of Moses. Wala pa namang Book of Genesis, Exodus, Leviticus, sapagkat ang sumulat po nun ay si Moses. Tama? Kasi Abraham nun, wala siyang pinangahawakang scripture. Pero nung ang Diyos ang nagsalita at nangusap sa kaniya at naintindihan niya, he believes in God. And because he believes in God, it was accounted to him as righteousness. So yung pinaniwalaan ni Abraham na mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng signs, the Masoret, the Zodiac sign of the stars na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, sa tumutukoy sa tagapagligtas, ay siya ring pinaniwalaan natin nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Kung kaya't
kung papaano itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham, ikaw din naman at ako ay itinuring ng Diyos na matuwid ngayon dahil tayo ay naniwala doon sa dumating na tagapagligtas. Hallelujah. Praise God! So Revelation chapter 5 verse 9, in heaven, they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." Tingnan nyo ha, pagdating dun sa langit, walang ibang aawitin kundi yung ginawa ng Lamb that was slain at the cross of Calvary. At kapag ang tao'y nakita niya si Jesus sa kanyang buhay, magkakaroon ng transformation ng buhay niya. Kapag nakita ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay, makikita niya na walang kapangyarihan ang virus at anumampong mga sickness and diseases because in the wounds of Jesus by His stripes, they are healed. Kapag makikita ng mga tao si Jesus, makikita nila na sila na mahirap ay naging mayaman. Kapag nakikita ng mga tao si Jesus, even sa awitin, makikita nila na sila ay mananagumpay at nagtagumpay na sa kanilang mga buhay at walang dapat ikalungkot sa kanilang buhay sapagkat ang buhay nila ay tagumpay na dahil kay Kristo. So we want to see in this church that even in our singing and even in our preaching, we can see Jesus in every pages, in every content of the Bible, in the Scripture, because the Scripture is the Word of God. It speaks about the living Word, Jesus Christ. Hallelujah. Oh, glory! Hallelujah! And there, we can really worship the Lord here on earth as those angels worshiping Jesus in heaven. E tingnan nyo yung inaawit dito tungkol sa ginawa ng Panginoon. If you gonna see in the book of Revelation, there are singings na nagaganap. The more that you sing a song about the finished work of Christ, pinapahayag natin ang ating tagumpay at ipinapahayag natin ang pagkatalo, pagkawasak, pagkasira ng Diablo. So hayaan ninyo na sa inyong pag-indak, pagsayaw, pagtugtog, hallelujah, kinakainisan kayo ng Diablo sapagkat yon ay nagpapahayag ng tagumpay ng buhay mo, sapagkat yon ay tagumpay ni Kristo, at ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay mo, at ang tagumpay, ang pagkatalo ng Diablo ay tagumpay mo, at dito, lalong nakikita ang pagkatalo ng Diablo at yun po ang kahiyan ng kanyang buhay. Amen? Praise God, hallelujah. Saying worthy is the Lamb. Glory! Hallelujah! All our sins were transferred to Jesus and He suffered the full vengeance of God's punishment upon His person. He exhausted all of God's anger and punishment, all of God's judicial righteousness against all lawlessness into His own person. So, dalawa po lamang po yung sign na ating pong nakikita. Okay? The Virgin and the Scale, the Libra. At dito po, hallelujah, as we keep going on learning about the signs, we can see na nung inilatag ng Diyos ang mga stars, it is the gospel, the good news of the Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Amen! Wow! Hallelujah! So amazing! Praise the name of Jesus. Father, thank you. Ibig sabihin kung ganito ang plano ng Panginoon sa simula't simula pa, think about this. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, napakaganda. Sapagkat lahat ng ito ay ikaw ang benepisyo or beneficiaries. Hallelujah. You are the beneficiaries of this great plan of God from the very beginning. At dito may papakita, hallelujah, tagumpay ang Diyos sa simula't simula nung siya'y nagplano, tagumpay siya. Glory to the name of the Lord. Amen? Shall we give?